Nasa 100 kilong electronic waste o e-waste kada linggo ang pinagbibili sa junk shop ni Rene sa North Caloocan. Ang e-waste ay mga sira o hindi na ginagamit na electronic device gaya ng cellphone, computer, television at iba pa. Dinadala po namin dito sa aming warehouse to dismantle and then dinadala po namin sa isang company rin. Base sa Global E-Waste Monitor 2024, Pilipinas ang isa sa nangungunang producer ng e-waste sa Southeast Asia. Nasa 540 kilograms ng e-waste ang naiambag ng bansa, katumbas ng 5 hanggang 10 kilo ng e-waste kada Pilipino. Ayon sa grupong Ban Toxics, hazardous o nagtataglay ng mapapanganib na kemikal ang mga e-waste na pwedeng malanghap, makain o magkaroon ng contact sa balat. Posibleng ito pa ay umabot sa ating kalikasan or sa ating environment sa pamamagitan ng wastewater. Kaya naman mainam na dalhin ang e-waste sa mga treatment, storage and disposal o TSD facility gaya ng pasilidad na ito sa Caloocan City. Pagka-receive ng electronic device ay ititimbangin ito at gagamitan rin ng isang device para malaman kung ano yung mga harmful chemical na meron ito. Kasi kung napakataas ay hindi na ito i-recycle at didiretso na for disposal. Dito naman sa area na ito ay yung dismantling area kung saan binabaklas yung mga parts ng electronic device. Ang mga nakolektang e-waste ay kanila namang dadalhin sa recycling facility sa Laguna. Ayon sa Environmental Management Bureau ng DENR, may 78 registered TSD facilities sa buong bansa. 7 rito ay nasa NCR. Umaasa ang DENR na maparami pa ang mga ito. Inabisuhan din nila ang publiko na huwag basta itapon ang kanilang e-waste. Mapag-coordinate po sila sa barangay para ma-store doon and then yung mga barangay alam naman po nilang gagawin dyan. Paalala ng Ban Toxic sa publiko, maging responsable sa pagtapon ng basura, lalo na ang e-waste. Easily, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend sa bago nitong oras alas 5:30 ng hapon.